What's up, people? Papasok pala ako sa work ngayon. So, nagpe-prepare ako. Pero alam nyo ba kung ano ang ginawa ko kahapon? Nakain na sana ako sa akin. Kaso, nagulat ako. May video pala. Pero, itong gagawin ko, I mean, yung ginagawa ko, ang ginawa ko kahapon ay nag-water therapy. So, ang video ko ay about sa water therapy. So, ipakita ko sa inyo yung water therapy. So, may mga benefits sa water therapy. Okay, guys. Okay, tingnan nyo yung video. Guys, what's up? Uy, bago pala malimutan, because kahapon, may ginawa ako. Tapos na water therapy ako. Yun pala. So guys, sa video na gagawin ko o pakita sa inyo about sa benefits ng water therapy. Nakamalimutan. Papasok kasi ako ngayon, so yung ipapakita ko sa inyo yung benefits ng water therapy. Okay, what's out guys, kita ko sa inyo. Hi, good morning sa lahat. Ito na naman yung new videos ko at ngayong umaga, since bago pa lang ako nag wake up, kakagising ko lang, so meron din akong gawain. So yan ay yung water therapy. Itong water therapy, napaka-importante. Maraming benefit sa ating katawan at saka kalinisan sa ating katawan sa ilalim, sa tutukan natin, hindi lang sa labas natin. At this water, ito ay mga 600 ml. Ba? Kita nyo? So, dalawa nito, it's about mga 1,200 ml. And itong maliit na to, so, mga 300 ml. So, itong tatlo na to ay mga 1.5 liters. Now, bakit 1.5 liters? Kasi yan ang requirement sa nabasa ko, which is effective din. Bago kakumain, after na pagising mo, 1.5 liters an empty stomach na iinumin mo. So, kaya nyo ba? Kaya naman. Yun lang, sa umpisa ay napakahirap. Siguro ihi ka ng ihi. Pero normal din, tapos nagiinom ka. So, nalinisan yung katawan mo. No, very essential yung water sa ating katawan, sa ating pagkabuhayan. I mean, yung nabubuhay tayo, na enable na para makasurvive tayo, di ba? Itong water therapy, popular talaga to sa Japan dahil sabok na din nila. So, sa mga Pilipino, I'm sure naman na meron din na practice nito. So, para sa hindi pa nakaalam din, ito yung mga ways din para malinisan yung katawan nyo. Pero sa pag-search ko din, sa pag-search ko, marami palang benefits sa water therapy at yung mga nakukure na mga illness. So, minor man or major. But of course, pag mga major na, example, TB, of course, needed na may recommendation talaga din ng doctors. Meron pa nga mga taste na ilang araw ka ba mag-water therapy. Meron din yan. So, mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung ilang days. Ang mga benefits na ito, una, ay ang headache. Tapos, pangalawa ay body ache. Sakit sa katawan.
heart problems, tapos arthritis, tapos fast heartbeat, epilepsy, obesity, bronchitis, asthma, meningitis, urine and diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, menstrual disorder, ear, nose, and throat diseases. So, ilan lang yan din na mga illness na kinocure ng water therapy. So, meron din silang mga nirecommend na ilang days na ilang araw ka na mag-water therapy sa loob ng 30 days. Example ha, ito na ano ko na rin practice. 30 days for the high blood pressure. So, 30 days sa akin, lagpas pa nga eh. 1.5 months. Araw-araw naka-water therapy ako. Tapos, gastric, 10 days. Diabetes, 30 days din. Constipation, 10 days. Tapos, cancer, 180 days. And TB, 90 days. But of course, verify from the consultant, from doctor ninyo, siyempre, kailangan din talaga, importante din sila. Pero ito mga basic na information na ginagawa ako sa mga minor, pwede din talaga na ma-apply ninyo. So, nagpa-cure, tapos nag-purify sa ating katawan, close ng weight natin. So, isa lang din na nagpapa ano to, glooming sa skin natin. Diba? Hindi ko lang talaga na practice dito dahil na trabaho, pero may time talaga ako din inano ko din talaga itong water therapy. So, napaka-importante ng benefits ng water. 75% ng ating katawan ay liquid. So, marami ako dito talaga. Tobe. Pero yun lang yung recommended ko. 1.5 liters or 6 glasses of water. So, ngayon, papakita ko sa inyo paano ko ito inumin. Ang recommended din ng Japanese is 15 minutes. This 15 minutes, ubusin mo ito. Diba? Now, pag naubos mo na ito din, they recommend ng 45 minutes bago ka kumain. After 45 minutes, pwede ka nang kumain. So, diba? Ngayon, iinumin ko to, siyempre. Papakita ko sa inyo, wala akong baso. But, para ipakita ko sa inyo na hindi ko lang sabi-sabi, then, I will recommend na subukan nyo din. So, iinom na ako. Pwede niyong dahan-dahanin talaga within 15 minutes. Hindi naman talaga 15 minutes. Pero kahit 30 hanggang maubos niyo, kung hirap kayo. Sa experience ko, ganito. Naubos ko kahit mga 5 minutes. Pag mabilisan. Pero minsan talaga dadanas ka ng ano, yung mahirap. Kasi yung laman sa katawan, empty yun. Tinutulak na. So, inumin ko na tong 600 ml na naman.
Ba, naubos ko. Ito na naman. Medyo pinupos yung ano, laman ng tiyan ko. Ito palang pag-water therapy. Ginagawa ko to. Pero wala tong side effect. Okay. So sa treatment na to, kailangan nyo lang talaga na panghihi. Pag walang conflict bago kayo kumain o sa punta sa trabaho. So, kung wala kayong trabaho, pwede nyo itong gawin na procedure. Dahil pag-conflict, siyempre ihi ka ng ihi or sa travel ka. Mahirap. Drink water. Drink regularly. Diba? 8 glasses of water in a day, 12 glasses of water in a day. Ano pa ba? Pero ito, 1.5 liter before ka kumain. Walang laman ang tiyan pagising sa umaga. Okay? So, ito na yung namin ko naman natitira. Hira, pero kailangan ubusin. Sa mga baguhan, inom kayo ng water pero take your time, 15 minutes or more. Sa akin wala pang 5 minutes, naubos ko na. So thank you for watching this video and I hope na you learn something, and don't forget also na mag drink of water, 1.5, 8 glasses, 12 glasses. So sa akin 1.5. Thank you and have a nice day. Bye bye. Nakita nyo ba yung video? Okay. Sana may natutunan tayo pala sa video na panaginipan ko tuloy. Sana yung benefits ng water therapy ay ma-achieve ninyo. Este, makuha ninyo. Sana may natutunan kayo sa video. Salamat.